formal nang inorganisa bilang ganap na simbahan o organized church ang Sariyaya Seventh-day Adventist Church sa Sariyaya, Quezon. Sa pangunguna ng Panginoon, South Central Luzon Conference, suporta ng Sariyaya District at Natukan Seventh-day Adventist Church, ang Adventist Church ng Sariyaya ay inorganisa makalipas ang isa't kalahating taon bilang isang Adventist Worship Company. Ang kanilang Church Organization Program, balitang may pag-asa ni Marjorie Valdez. Makalipas ang isa't kalahating taon, formal na naging isang ganap na simbahan o recognized church ang Sariyaya SDA Church. Sa pangunguna ni Pastor Juby Estrada, idiniklara ang Sariyaya SDA Church bilang isang ganap na church organization sa Sariyaya, Quezon Province. Purihin ng Panginoon na sa paglipas po ng panahon, sa tulong-tulong po ng paggawa ng mga kapatid, sa pangunguna ng lutukan at ng narito sa Sariyaya, nakita po natin ang malaking improvement ng iglesyang ito. At kaya nga po, sa araw na ito ay atin ang isasagawa ang official na pag-organize ng Sariyaya Seventh-day Adventist Company into a organized and organized church. Madiin naman ang mga mensahe nila Pastor Gerson Rivera Jr., Elder Reggie De Leon, at Elder Tony Obon ng mga hamon at katapatan sa paglilingkod sa Diyos at ipagpatuloy ang nasimulang gawain. Isinaad din nila ang handa at buong suporta ng Mother Church sa Lutukan. December 24, 2022, ito po'y inorganize bilang isang company. Mula noon ay nangarap ang iglesyang ito na maorganisa bilang isang church at ngayon ang organisadong church. Purihin ang Diyos! Sa tulong ng Panginoon, ito ay masaya at makabuluhan ang mga pangyayari sa pagkakatatag na ito. Kaya ang Panginoon ang siyang pinapupurihan natin. Sa commitment message ni Pastor Juby Estrada, kanyang nabanggit na ang kinakatayuan ng Sariyaya SDA Church ay dating mabatong lugar, subalit sa Panginoong Diyos ay walang imposible. Ang bawat bagay ay may kapanahunan. Sa kanyang mensahe, sinabi niya na magpatuloy ng spiritual growth na may quantity at quality. Lagi nakafocus ang misyon ng bawat kaanib at maging responsable sa pamumuno at laging lumago sa salita ng Panginoong Diyos. Bilang sangkap ng bawat kaanib ay magpatuloy bilang liwanag ng lugar, sumulong at magkaroon ng development ng church building and school. Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Marjorie Valdez, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.